ang bongga naman ang show na to. Back-to-back ang interview. Oo, kanina lang nga si Secretary Mon Lopez. Ngayon makakasama naman natin si MMDA Chairman Benker Abalos. Ang ating makakausap. Chairman, magandang umaga po sa inyo, Chairman. Good morning, Ali. Good morning, Pat. Sa lahat ng mga nanonood, nakikinig. Good morning. Ayun. Mayor. Mayor, Chairman. My first question, nagbaba na tayo no, last Saturday to alert level 3. Pero yung laman ng mga pahayagan, hindi daw nakonsulta ang mga mayor. Now, bilang chairman ng MMDA, ano po ang nangyari po dito? And sang-ayon ba kayo na baba sa alert level 3 without any consultation with you guys? Well, ganito po yun. Ano? Nag-meeting po kami noong Sunday, lahat ng mga mayors of Metro Manila, kasama ang Department of Health, and they presented yung situation sa Metro Manila, and of course, yung algorithms, yung mga scenario building, kung bababa ng alert level, ano mangyayari. No? So, ganun po ang nangyari talaga. Talagang pinakita sa amin. Uh-huh. Now, ayusin ko lang po yung premise dito. No? Number one, Metro Manila is on a pilot level. And one of the conditions of the pilot is that it's only DOH, Department of Health, ang magdedetermine, no, kung ito'y bababa o hindi. So it is along these lines na parang sinasabi na sa amin kung anong mangyayari. Pero at the end of the day, it is always the DOH. No? At yun naman po ang sinabi ng mga mayors, since they are the experts here, they've got epidemiologists, they've got medical doctors, and of course, yung mga magagaling po rin sa mga algorithms. No? So we just left it to the experts. Okay. My follow-up question lang kasi, Chairman, is parang hindi po pare-pareho ang mga regulasyon sa bawat LGU tungkol sa mga sino pwedeng pumasok, sino pwedeng kumain, sino pwedeng magpagupit. Is there a plan to standardize for all the LGUs, at least in Metro Manila, so that once and for all, whether you are from Quezon City or Pasig or Taguig or Mandaluyong, pag pumasok ka sa mall, alam mo na the rule applies to all Metro Manila LGUs in NCR? Well, unang-una, no? Thank you for that question para maiklaro ko lang sa mga nanonood niya. Some major policy decisions, talagang uniform po kami sa Metro. Because the mayors have recognized that the borders are very porous. No? Talagang dikit-dikit lang, yeah. 5 minutes as isang NGO, etc. What do I mean? For example, yung before, yung quarantine status, nakakaisa po kami rito. Number two, yung ating mga curfew, no? Nakakaisa po kami rito. And some other major policy decisions. But there are things na wala po sa kuder ng mayor. Mm-hmm. Ito po ay nasa kuder ng IATF. Klaro po yun. No? Pagdating sa like COVID, kung sino papasok sa mall, etc. IATF po yan. Hindi po yan ng mga mayors. Mm-hmm. Although, sa recent guideline na nilabas, merong doon isang sabi natin provision na sinasabi na binibigay sa mga mayors. And this is about intrazonal and interzonal travel. Mm-hmm. If I might quote lang po, this is section 4, ang sinasabi that intrazonal and interzonal, ito po yung pagbiyahe sa Metro Manila at sa paglabas, shall be allowed subject to reasonable restrictions based on age and comorbidities as may be determined by the LGUs. Okay. No? Which should not be stricter as those prescribed under alert level 4. Ibig sabihin, only on this aspect na pwedeng mag-ano ang mga mayors, no? Magsabi kung anong guidelines po nila. At itong bagay na ito, if you talk of travel, dalawa lang po yan eh. Isang private na kotse mo, medyo madali po yan, wala tayong problema eh. May bubble ka eh. Uh-oh. Yung public, yung mga jeepneys, LRT, MRT, no, so yun, maglalabas po ng guideline ng mga mayors po rito. Nag-meeting po kami noong isang gabi. Dinadraft lang po namin ng resolution, papipirmahin po sa kanila. And hopefully by tomorrow, mailabas po namin. Okay. Chairman, yun po yung tinatanong ni Pat P. Kunwari ako, taga Quezon City ako, binasa ko na yung guidelines na pinadala ni Mayor Joy. Pero kakain ako sa MOA. Ibig mo sabihin, hahanapin ko pa anong guidelines ng Paranaque
or Pasay ba ang nakakasakop para malaman ko kung allow, pwede kong dalhin yung aking minor de edad na mga pamangkin, for example. Yun yung point na kung bakit i-standardize, because yung binanggit ninyong Section 4, no, LGUs will determine that, no, kung lalo na dun sa minor de edad, below 18 years old, yung vulnerable population. But then again, it says, allowed access to obtain essential goods and services. Ano ngayon sinasabi ang essential goods and services? Bibili ng gamot, magpapa-check up yung bata. Pero nakita naman po natin sa Dolomite Beach, andun na po yung, na 5 minutes lang. Na po, at may time clock. Yung mga bata doon eh. What is essential? Is that going to be determined also by the LGU? At ang hirap po talaga, Chairman, aalamin mo pa talaga yung guidelines specific to that LGU instead of being standardized. Yeah. Ganito po lahat, no? Standardized po ng LGUs po ito. No? Ito lang po, kaklaruhin ko lang po sa lahat, no? Ang sabi ng IATF, yung mga minor de edad at of course ating mga senior citizens na above 65, they're allowed, number one, for outdoor exercises, mm-hmm, no, within their own areas, no, subdivision, puro, barangay, etc. Number two, they're allowed to buy basic services, basic goods, and even services at that, no. And number three, pwede po silang magtrabaho. If you're, kunyari, like for my work, father is already minor, ano na, senior citizen, pwede siyang magtrabaho, maski na ano, no? And then, ito pang number four ang sinasabi na dapat may guideline. Ito yung interzonal and intrazonal. So ito lang po yung pinapasukan ng mga mayors. Yung tatlong una, hindi na po namin, dahil IATF na po yan. Yeah. Yun lang yung una, yung travel. So, mm-hmm, wag po kayo mag-alala kasi like for example, mabiyahe yung bata, dapat ba sila-sila lang? Dapat ba may kasama? Mm-hmm. Is it parent, guardian? Dapat ba yung guardian bakunado o hindi? Mm-hmm. Pero nag-meet na po ang mga mayors tungkol po rito, and I'm assuring you, iisa lang ang policy sa buong Metro Manila. Okay. Ilalabas po namin ito either mamayang gabi, baka matapos ko lang po yung draft, mapipirmahin ko sa kanila, or tomorrow. Okay. Okay, asahan natin yan, ano, para mabawasan yung kalituhan. Yeah. Chairman, sa pangkatanungan ko, yung granular lockdowns, ang LGU ang nagpapatupad po noon. Paano ho yun? Kasi nabasa ko po kanina, it can be, it doesn't even have to be the whole street. It Misan can just bahay, be a house. Or building. So, sino magdedetermine po noon na dapat i-granular lockdown na po sila? Ang mga kapulisan, ang barangay captain, ang mayor, who calls the shots when it comes to those granular lockdowns? Well, meron po tayong tinatawag na protocols po rito, no? Meron din silang talagang nakalagay na template. Mm. Kung ilang percent ang certain area, let's say, in a condominium, at a certain floor, dalawang units o tatlong units, no? May formula po yan. You could now close the whole floor. Okay. At kung maraming na ano sa buong building, you could even close the whole building at that. Uh-huh. No? At hindi lang po yun, pagdating sa street level, kung ilang bahay, kung isa lang, di isa lang. Pero kung kumpul-kumpulan, you could close the whole street, probably. Mm-mm. Or you could even close the whole barangay. Pero ang sa ngayon po, sa records namin, wala hong barangay na sinasarado sa Metro Manila. Zero. Okay. Sa street, as of October 17, 6 na street lang. Mm-hmm. Sa household, 246 household. No? At sa unit sa condominium in the whole of Metro Manila, 48 units. Oh. And only one floor. Okay. No? So kung titignan mo, maliit. Talagang very granular. Very term, talagang butil ng bigas, talagang butil-butil, para yung mga hindi apektado makapagtrabaho. Ayun. Overall, Paddy and Ali, ang affected families ngayon ay 757. Ayun. At least if we're going to compare this when we started our pilot last September 16, no? Ito ay 3,337 families. Hmm. So imagine from 3,337, ngayon ay 757 na lang. Wow. Ibig sabihin, bumaba na talaga. Kaugnay po sa pagbaba ng active cases, reproduction rate, lahat, even the granular lockdowns dito ay talaga bumababa na rin sa Metro Manila. That's good news. So nakakadagdag ba ng ating kumpiyansa
itong the fact that yung sa 14 million residents ng Metro Manila, naabot na po ba natin yung 80% na fully vaccinated, Chairman? Well, tama ka, no? Halos 80% na po as of now, no? Ito yung October 16, I'm sorry, the date is October 16. Ang nabakunahan na po natin sa Metro Manila ay 16,844,000. 16 million. Yes. Ibo-breakdown po lang po, ah. Mm-mm. Yung first dose natin sa Metro Manila, 92%. That's 9 million. Uh-uh. Of the eligible population. Anong ibig sabihin nun? Our population is 14 million, pero tatanggalin mo yung 30%, that's 0 to 17, which would leave you with about 9.8 million. That is now the eligible population. Doon po natin binabase. Mm. Yung pong second dose, these are talagang dalawa ng bakuna. Tama kayo, it's close to 80%. It's 79.71%. Mm-hmm. That's 7,811,000. But, eto, tingnan nyo. Yung pabakuna nung first dose na binanggit ko kanina, ito is Sputnik o Pfizer. After 21 days, magsa-second dose siya. Yeah. O ito is Sinovac, Moderna, Sinopharm, after 28 days. Of course, Janssen is only one. Mm-hmm. So 1 month from October 16, which is November 16, mabilis din ang 1 month, mahihit na ng Metro Manila ang 88.42. Halos 89%. Ay mababakunahan na po natin. Mm-mm. And if we include the Astra, na 3 months ang waiting time, from October 16, that will be January 16, Metro Manila will be hitting 95% of its eligible population na fully vaccinated. Wow. So that's herd immunity already, di ba? We would have reached by that time. Chairman, sa pagbaba sa ano, sa pagbaba natin sa alert level 3, napansin na po natin itong iba yung pagbigat po sa daloy ng trapiko. Ito bang number coding natin? Pinag-uusapan na ba na ibalik na? Kasi ang dami ng sasakyan na naman, Chairman. Oh, grabe. Well, ganito kasi, no, Pag and Ali, no? What MNDA is trying to do is really trying to monitor every day, no? Kasi, hindi pa kasi normal ang ating public transportation. Mm. Talaga nag-a-adjust pa yung mga buses natin, no, yung mga jeepneys, yung mga linya po rito. Kasi nga, galing tayo sa pandemya. So ako personally, yung private vehicle mo is your bubble. Is your bubble eh. Security mo yan eh. Karamihan sa ating kababayan, iisa lamang ang sasakyan. Mm-hmm. Once, sabihin namin, okay, color coding tayo, yung iisa sasakyan, magbubus yan. Mag-jeep yan. Dadagdag sa pila yan. Mm-hmm. No? So, I mean, with these cases na medyo ano pa tayo ngayon, di pa naman talaga yung pagbaba, no, sana dumira yung diretso, dapat maalalayan po natin. So, dadagdag po sila ron. Mm-hmm. No? Kaya nga, ang ginagawa po namin, hanggat kaya pa naman ng traffic, kasi usually rush hours, titignan po namin. No? Pero as of now, kamukha po sa EDSA, this was taken, ipakuha ko pa rin ng 8:30 na umaga. EDSA southbound, I'm talking of Tipo, Boni, Buendia, Taft, moderate naman po kanina. Mm-hmm. Northbound, okay. Magallanes to Buendia, it's moderate. Ang C5 southbound, ito yung Libis to Eastwood, medyo moderate din. J. Vargas, Ranusa, moderate. Candy to Bagong Ilog. So, everyday po ito, no? Mm-hmm. Sa northbound, Levy Mariano to McKinley, Candy to Lanusa, moderate. At meron isang moderate to slow moving. Ang Commonwealth naman kanina, it's very light traffic, no? Ang westbound niya, although batasan to Holy Spirit, slow moving, Susa Regi to Tanasura, moderate to slow moving. So every day po ito, no, just to show you, minomonitor naman po namin, we're doing traffic counts po rito. Okay. Before we let you go, Chairman Abalos, my last question on a different note. Kayo po ay chairman less than a year, mag-1 year. Wala ba kayong balak tumakbo because your dad is going to run again for re-election ng Mandaluyong for mayor? Ano po ang plano po ninyo pagkatapos po nitong administrasyon? I'm just finish my term as MMDA. There are a lot to do here right now kasi we're going through the new normal right now. At alam niyo, dati akong mayor, lahat ng dreams ko na hindi lang limited sa metro, sa buong Metro Manila sana, like the greening of Metro Manila, like mobility, itong mga Pasig Ferry, itong along the Pasig River na iwa-widen natin, ipagkoconnect natin to, just like Thailand. Probably I still have 8 months, no? Marami pa ho tayong gagawin. Okay na po ako roon, I'm getting old, okay na po ako roon. Thank you.
Ito na talaga, promise, last question na to, Chairman. Talang namin busy-busy kayo. Last, okay. Ito na kasi ang inaantabayanan po pagdating ng last quarter at makikinig po yung mga bukas na kasi din ang sinihan. Ayun. Metro Manila Film Festival. Magkakaroon po ba sa year-end? Chairman. Yes. Yes, yes na yes. Wow! Handa-handa po kami dyan. So, ang ating mga cinema Exhibitors Association, ka-meeting namin halos every month. Pinaghahandaan namin ang pagbukas ng sinihan para maging masaya naman tayo itong Pasko na ito. No? So ngayon po, ang aming committee dito ay nakikipag-ugnayan sa magagandang pelikulang Pilipino na darating po itong Disyembre. Supportahan po natin ito. Para talaga maligaya ang ating kapaskuhan. Supportahan ang pelikulang Pilipino. 21 billion pesos po ang loss ng local cinema industry po natin. So marapat po lamang na gawin po nating lahat para muling buhayin ang pelikulang Pilipino. Chairman, we really appreciate your time. Morning. Congratulations. Congratulations. Keep up the good work. Kisses kay Mayora Menchi, my love. Stay safe. Chairman, God bless you. Stay safe. Oras. Oras. Alas 9:23. Take two. Alas 9:23 na po ng umaga. Huwag po kayong aalis. Magbabalik pa rin po ang Ano sa Palagay Nyo? This portion is brought to you by Robig Builders.